Ayan, magandang araw mga bata. Kung bago ka pa lang sa channel ko, magpapakilala muna ako. Ako si Teacher Roma ng Music 1. Ayan. So, pinag-aaralan natin yung pivot or pivot 4A calabarzon na ginagamit ng ating mga estudyante. Maraming salamat sa mga nanay at sa mga estudyante na patuloy na tumatangkilik sa ating channel. Malaking bagay daw ito para sa kanilang pagsasagot sa module, lalo na ngayong pandemic. Okay po? So, kung bago ka pa lang sa channel ko, ako si Ma'am Roma, please hit that notification bell. Mag-subscribe ka na sa ating channel para sa tuloy-tuloy pang pagkatuto at marami pang tutorials. Marami rin tayong mga kwentong pambata na tiyak nakapupulutan nyo ng aral. So, ngayon nga, tayo ay nasa quarter 3, week 2, pinagmumulan ng tunog. So, ito po ay part 2. Nung isang linggo ay pinag-aralan natin ang week 1 dahil ang week 1 at week 2 ay magkasama. Tayo ngayon ay nasa quarter 3, week 2. Kaya i-share na at sa ating mga kaklase ang ating channel para makatulong din sa kanila. Okay, pagpapatuloy natin, pagkatapos ng araling ito, patuloy nating tatalakayin ang pinagmumulan ng tunog. Noong isang linggo ay pinag-aralan natin ang iba't ibang pinagmumulan ng tunog. Makakagawa muli tayo ng sarili nating tunog gamit ang bahagi ng ating katawan, kapaligiran o mga bagay na gawa ng tao. Dalawa kasi ang pinagmumulan ng tunog. Noong isang linggo nga, nagbigay tayo ng mga halimbawa bilang pagbabalik-aral mga bata. Narito ang mga larawan na ipinakita ni Teacher Roma noong isang linggo. Mayroon tayong aso, telebisyon, sasakyan, ulap, kandila at mata. Alin-alin nga dito ang may mga tunog? Balikan natin. Ito ay aso. Ito ay hindi gawa ng tao. At ito ay may tunog. Pangalawa, yes, ito nga ay telebisyon, ito ay gawa ng tao, at ito ay nakalilikha din ng tunog. Pangatlo, ito ay isang uri ng sasakyan. Ito ay gawa ng tao, at nakalilikha din ito ng tunog. Narinig nyo ba? At ang mga bagay mula sa kalikasan ay, halimbawa ay ulap. Ito ay hindi nakalilikha ng tunog. Isa pang gawa ng tao na hindi nakalilikha ng tunog ay ang kandila. At bahagi naman ng katawan ng tao ay ang mata, which is hindi rin siya nakalilikha ng tunog. So, ang nakalilikha ng tunog ay ang aso, telebisyon, at sasakyan. Din ang mga bahagi ng katawan natin na nakalilikha ng tunog. Ang ating mga kamay ay nakalilikha ng tunog sa pamamagitan ng pagpitik, sa pamamagitan ng pagpitik. Ayan, narinig nyo ba mga bata? Next naman tayo, ang ating mga paa ay nakalilikha din ng tunog sa pamamagitan ng, pakinggan natin, pagtakbo. Next, pinag-aralan din natin noong isang linggo na ang ating mga balikat or balat ay nakalilikha din ng tunog sa pamagitan ng pagtapik. Sinubukan nyo ba? O paalala ko, mga bata, ang ating katawan ay napapalibutan ng balat. So, ang balat ay maaari din palang makalikha ng tunog. Bibig ay nakalilikha din ng tunog sa magitan ng pagsipol. Okay. Tandaan mga bata. Ngayon naman, may tunog din na nagmumula sa kapaligiran. At ito nga yung mga sumusunod na ibinigay natin noong isang linggo. Ito ay hangin. Ito naman ang patak ng tubig. Pakinggan natin. Ayon, ito ang patak ng tubig at ang garalgal ng tigre. Ito ay likha ng hayop na nagmula sa kapaligiran. Okay, next.
Nakaranas na ba tayo ng isang bagyo? Ito yung ating mga naririnig. Ang hangin at ulan. Okay, so yun yung pinag-aralan natin noong isang linggo. Binabalikan lang natin. Dahil mamaya ay may tayong gagawin. Ang pagbali din ng puno at ang kidlat ay nakalilikha ng tunog. Ang huni ng ibon, ang alulong ng lobo at garalgal ng tigre ay isa ring bahagi ng kapaligiran na nakalilikha ng tunog. Inuulit ko mga bata, mahalagang matutuhan ng tunog dahil ito ang bumubuo sa ating naririnig. Ginagamit natin ang tunog upang makapag-usap at makapagpahayag ng ating damdamin sa salitaman o sa kilos. Kung walang tunog, hindi tayo makakabuo ng isang magandang musika. Ito pa mga bata ang pinagmumula ng tunog na ating tatalakayin. Tulad ng telepono, television o speaker. Nakalilikha ito ng tunog. Ang mga bagay na ito ay kapaki-pakinabang dahil sa kanilang pagdikha ng tunog. Tama mga bata? Oh, dahil sa telepono, tayo ay nakakatawag sa iba tao. Dahil sa television, tayo ay nakakarinig ng balita. Dahil sa speaker, tayo ay mas nakakarinig ng mas malakas na tugtog. Mayroon ding mga bagay na gawa ng tao na nagdudulot na hindi kanais-nais na tunog. So may dalawa yan. Isang kanais-nais na tunog at isang masakit sa tainga na tunog. Lilikha tayo ng tunog ng mga sumusunod na bagay gamit ang ating mga tinig. Una ay ang ubong ng truck. Pangalawa, pagkaluskos ng paglalagari. Pangatlo, ang pagpukpok ng martilyo at ang pagkalembang ng kampana. Unahin natin ang pag-ubong ng truck. Kaya ba natin gayahin yon? Ang ubong ng truck ay rak 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 rak. O pwede nyo rin gayahin yon o pwede rin kayong lumika ng sarili nyong tunog kung mas katunog nyo yung pag-ubong ng truck. Pangalawa naman ay ang pagkakaluskos ng paglalagari. Okay, narinig niyo ba yon? Isa pa. Okay, ang maaaring tunog ng lagari gamit ang ating mga tinig ay okay, kung meron pa kayo ibang tunog, maaari nyo rin iyong i-video at ipasa sa inyong mga guro. Kung ito ang napa-assign sa inyo na gawain sa pagkatuto bilang tatlo. Sample lang ang ginawa ni Teacher Roma. Pagpukpok ng martilyo. Okay. Tok, 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 tok. Or tok, 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 tok. Yun ang tunog ng martilyo. Sabi kasi dito, gagamitin ang ating mga tinig. At panghuli ay ang pagtunog ng kampana. Okay. Yung pagtunog ng kampana ay klang, klang, klang. Hindi na natin na-play. Pero ang tunog ng kampana ay klang, klang, klang. Okay? So, maaari din kayong lumikha ng sarili niyong tunog. Next tayo, gawain sa pagkatuto bilang 4. Bumuhit ng masayang muka kung ang tunog ng larawan ay kaaya-ayang pakinggan. Bumuhit naman ng malungkot na muka kung ang tunog ng larawan ay maaaring masakit sa tainga. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Okay, kaaya-aya kayong pakinggan? Lalagyan natin ng smiley. Ito. Masakit ba sa tainga? Lalagyan natin ng sad face. Okay? So, ang ating mga halimbawa na nasa inyong module, alon sa dalampasigan. Pangalawa, nabasag na pinggan. Busina ng mga sakyan. Huni ng mga ibon. Paborito mong kanta. Pagkalagkad ng yero, pagkaluskos sa pisara, at panghuli ay tunog ng gitara. Unahin natin ang alon sa dalampasigan. Masarap kaya ito sa pandinig or kaaya-aya sa pandinig? Yes, kaya lalagyan natin ito ng smiley.
Pangalawa, ang nabasag na pinggan. Masarap kaya itong pakinggan? Hindi. Kaya lalagyan natin siya ng smiley. Kusina ng mga sasakyan. Ito yung tinatawag natin na noise pollution or noise pollution. Okay, so kaya ito ay sad face. Hindi masarap sa tenga ang mga pagbusina ng maraming sasakyan. Ang huni ng ibon, masarap kaya ito sa pandinig? Yes, masarap ito sa pandinig, kaya ito ay smiling face. Pwede niyong bisitahin sa ating channel yung mga relaxing sound na inilagay din ni Teacher Roma. Pwede niyo siyang pakinggan kapag ka ito ay nag-aaral kayo o kaya nagpapatulog kayo, yung parang hindi kayo makatulog. Ilagay niyo lang sa inyong tenga or headset at i-play yung mga nasa channel ni Ma'am Roma na mga relaxing music. Yung bird chirping, meron doon. Tsaka yung pagpatak ng ulan. Next, paborito mong kanta. Masarap kaya ito sa tenga? Yes, masarap ito sa tenga. Dahil ito nga ay iyong paborito. Ito ay smiling face. Yan ang idodrawing nyo doon sa bandang ibaba, bandang bahagi, ibabang bahagi ng inyong mga square na nasa module. Next, pagkaladkad ng yero. Hindi ito maganda sa pandinig, kaya ito ay sad face. Nakakakilabot, di ba, kapag nakakarinig tayo ng kaladkad ng yero? Pagkaluskos sa pisara, sad face, dahil ito ay hindi masarap sa pandinig. At panghuli ay tunog ng gitara, hindi na nakita. So ito ay yan, smiling face. Okay, so next naman tayo, bilang lima na gawain sa pagkatuto, pumili na maikling bahagi ng paborito mong sayaw. Ngayon naman ay makikinig kayo sa inyong paboritong sayaw. Patutugtugin ang musika nito gamit ang inyong mga cellphone. So lahat naman tayo sa bahay ay mayroong cellphone. Pag hindi, kung wala kayong cellphone, patugtugin nyo sa magitan ng inyong speaker. At kung may computer kayo sa bahay, o laptop, o hiram kay ate at kay kuya, o kaya ay awitin. Ano? Yung paborito mong sayaw, aawitin mo, o kaya ay papakinggan mo. Sasabayan ang musika ng iyong pagsayaw. Tandaan, iayon sa bilis at lakas ng tunog ang paggalaw ng iyong katawan. Husayan mo, gawing masaya ang iyong pagsayaw. So, ganun lang kasimple. Pipili lang kayo ng gusto nyong sayaw at ito ay iindayog nyo, ibabagay nyo yung sayaw doon sa tuktok. So, para sa rubric, bilang gabay sa gawain, gumalaw sa ayon sa bilis, nasa tempo ba? Ito ay 5 points. So, dalawa lang yung dapat yung tandaan. Kaya, kailangan kayo ay nasa tempo at nakasasayaw ng masigla at masaya. So, kailangan tayo ay energetic sa ating pagsasayaw. So, ang kabuuan, meron kayong 10 puntos kapag nagawa nyo iyon. Okay? So, gusto nyo ba na magkaroon ng halimbawa si Tutor Roma o si Teacher Roma? O, sige. Sa week 3, tignan sa link sa ibaba kung nasan ang week 3. At meron dong sample si Teacher Roma. Nagawa tayo ng sample dyan. Bilang panghuling gawain, mga bata, pupunan natin ang mga patlang na wastong salita upang makabuo ng makabuluhang kaisipan. Tungkol sa aralin, isusulat natin ang sagot sa malinis na papel. Ilalagay natin ang sagot dito sa patlang. So, ang una, ang tunog ay isa sa mga biyaya ng Diyos sa mga tao. Binigyan niya tayo ng dalawang tainga upang makadinig ng iba't ibang tunog. Ang tunog ay dito sa unang bahagi, tulad ng mga salita at magagandang musika. Kaya ingatan mo ang iyong mga pandinig at pati na rin ang iyong buong katawan. Hindi lang pandinig ang dapat nating ingatan, kundi ang ating buong katawan. Sikapin na lamang na gumawa ng mga tunog na kaaya-ayang pakinggan. So, yan po ang ating sagot.
Ayan, gusto ko rin pong gamitin ang pagkakataong ito upang i-promote ang Italy online tutorial. Ito po ay libreng pag-aaral at libreng pagtuturo ng mga guro para sa ating mga kabataan. So, suportahan po natin ang mga ganitong programa para na rin makatulong sa ating mga bata, lalo na sa mga nagmo-module. Ang ginagamit natin, ito yung mga katulad ng mga module na ginagamit natin sa mga school, Pivot 4A Calabarzon. Makikita niyo rin po si Tutor Roma sa DepEdTV Philippines. Subscribe din po tayo sa channel ng DepEdTV Philippines at EdTech Unit. Okay po, sa FB page din, i-like and follow. Pwede rin natin i-share para mas marami pang maabot. Okay po. So, ang FB page po ay DepEd EdTech Unit, DepEd Philippines, DepEd tayo. I-follow nyo po yung page na yan para sa ating mga bata. And then, meron din po tayong YouTube channel sa DepEd EdTech Unit and DepEd TV. So, pwede nyo pong i-replay yung mga lessons na ipinalabas sa DepEd TV. Okay po. So, marami pong salamat at gagawa na rin po si Tutor Roma ng, or si Teacher Roma ng mga tutorials para sa grades 2 hanggang grade 6. Marami pong salamat! Tutok lang po at antabay sa mga susunod pang video. Subscribe na po yan at i-share pa sa ating mga kaklase. Okay po, marami salamat!